years old, mataas? Kung oo, alam mo po ba na noong panahon ng pamumuno ni former President Rodrigo Roa Duterte ay may binuo siyang komisyon na magtataguyod at mauuna sa pangangailangan ng mga seniors. At ito ang National Commission of Senior Citizens. Pero bakit hindi natin sila nararamdaman hanggang sa ngayon? At ililipat pa lamang ang social pension at iba pang programs para sa seniors sa kanila sa 2023. Ang sagot nila dito ay dahil sa nagdaang pandemya kaya hindi maayos ang naging transition at hindi matuloy-tuloy. Ngunit hindi ito sinangayunan ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez Jr. Aniya, higit 2 taon na nang maipasang pamumuno ng NCSC kay Chairman Franklin Quijano. Pero hindi pa rin nakakapag-transition at wala pang significant na progress para ilipat ang mga functions ng DSWD para sa seniors sa NCNC. Kaya naman, dapat na umano itong maimbestigahan dahil din umano si Chairman Quijano ay gumagawa ng mga desisyon na siya lamang may gawa at binabypass pang mga commissioners sa Visayas at Mindanao. Ating pakinggan ang naging privilege speech sa House of Representatives. 2 taon na po ang nakakaraan. Nakadalawa na rin po tayo ng sekretaryo ng DSWD at nakadalawa na rin po tayo ng presidente ng Pilipinas. Pero ang transition po hanggang sa ngayon ay malamo. According to the complaints and reports I have received, the NCSC under the leadership of Chairman Quijano has failed to create a workable organizational structure and staffing pattern for the commission. Has he made an actionable strategic and expenditure plan for 2023. Paano po tayo uusad? Eh wala pong strategic plan ang NCSC. This is why I wonder why our chairman and commissioner Bansilungan continue to engage in this activity. Ang ating pong mga commissioners, meron po tayong commissioners sa Luzon, commissioners sa Visayas, at commissioners po sa Mindanao. Si Chairman Quijano po ay pinapupunta si Commissioner Bansilungan sa Visayas at Mindanao, sinasabing listening tour. Samantalang si Commissioner Bansilungan ay taga Luzon. I have heard that Chairman and Commissioner Bansilungan has openly prioritized a senior citizen organization, the Senior Citizens Welfare Association of the Philippines, over the DSWD accredited PISCAP, or the Federation of Senior Citizens Association of the Philippines. Ano to? Malakasang system na naman. Narito naman ang sagot ng NCSC representative. Magugunit tama noong October ng 2021 filing. Di ba? Pagkata-filing ng certificate of candidacy ng mga tatakbo sa national at local election. Pagkatapos campaign period magmula noong February. So alam mo, during the campaign period, hindi namin ma-convince ang DSWD na pirmahan kaagad. Napakaraming paulit-ulit na mga usapan. Ano pong reaction natin dito, mga kasama kong seniors? Dapat sana pala, noon pa lang, meron na tayong NCSC. Eh bakit ngayon lang po? Ano po ang comment natin sa usaping ito, mga seniors? Please comment down below. Okay, hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat sa pakikinig at pagsubaybay. God bless everyone and have a nice day. Bye-bye!